Nasungkit ni Catherine Bernardo ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award sa 2024 Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS para sa pagganap sa pelikulang A Very Good Girl. Ayon sa kapamilya actress, hindi niya inaasahan ang parangal. Hindi naman po ako nag-expect ng any awards or nominations. Tinanggap ko ang proyektong ito dahil naniwala po ako sa material at nagtiwala ako sa mga kasama ko. Siguro, umaabo lang po yung saya kasi nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng ganitong klaseng pelikula at minahal at sinuportahan siya ng mga tao. So maraming salamat po. Tayo naman bilang best actor sina Piolo Pascual para sa Malyari at Alfred Vargas para sa Pieta. Director ko si Direk Derek. Lahat po ng artista, pinagirapo po nila yung trabaho nila. So maraming salamat po. Hindi ko po ipagkakaito sa sarili ko kasi para sa pelikulang Pilipino ito. Naalay ko rin po ito kay Miss Jane, kay Miss Jacqueline Jose. Doon po sa Big C namin na magkakasama po kami ni Nora Honor, Jacqueline Jose, Gina Alahar. Nag-uusap po kami ni Miss Jane sa tabi, tapos doon niya ako. Ang dami ko pong natutunan sa kanya. 5 pang parangal ang inuwi ng Malyari, kabilang ang Best Supporting Actress para kay Gloria Diaz at Best Picture. Todo naman ang pasasalamat ni Coco Martin na isa sa mga pinagkalooban ng Iconic Movie Actor Award. Napakasarap na pakiramdam kasi ito yung bunga ng lahat ng paghihirap, yung sakripisyo. And then, ito yung dahilan kung ba't lalo akong nagpupursige sa aking buhay and then sa family ko. Iginawad naman kay Nora Honor, Vilma Santos at Christopher De Leon ang Circle of Excellence Awards. FAMAS po ay isa sa pinaka memorable na award-giving body para sa akin. I started in the business since I was 9 years old and my first movie was Trudy's Liit. And unang-unang movie ko po, nanalo na po ako ng FAMAS Best Child Actress. Ang binansagang queen ng Philippine cinema na si Gloria Romero, kabilang sa nakakuha ng Special Citation Award. Ang anak ni Romero na si Marites Gutierrez ang tumanggap ng award para sa kanya. She's only 90 years old and she's allowed to get another award. And maybe, who knows, baka makakuha pa siya in the future. Matapos ang FAMAS, aabangan naman ang mga magwawagi sa Gawad Urian na gaganapin sa susunod na buwan. Gaino Krishnan, ABS-CBN News. Humingi naman ang paumanhin ang FAMAS sa veteranang aktres na si Eva Darin na hindi nakapagpresenta ng special citation sa awarding ceremony nitong linggo. Ito'y sa kabila ng naunang paanyaya sa movie icon. Bago nito, naghayag ng pagkadismaya ang anak ni Darin na si Fernando de la Peña dahil naghanda at excited anya ang kanyang ina para sa event. Bukod sa makeup at damit, nagmemorya rin ng kanyang ina ng script. Ayon naman sa FAMAS, hindi sinasadya ang pangyayari at ang naging aberya ay bunsod ng mga hamon sa live broadcast. Tiniyak ng FAMAS na kanilang pinapahalagahan si Darin na malaking bahagi ng homecoming concept ng show. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.